waves cut through me, hypnotized. Ilan sa pinakamalalayong narating na bakuna ay ang Palawan, Mountain Province, Barm at Basilan. Naomi Tiburcio, para sa Bayan. Samantala, opisyal nang sinimulan ngayong araw ang vaccine rollout para sa COVID-19 vaccine ng AstraZeneca. Isinigo ito sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM, maging sa Jose B. Lingad Regional Hospital sa Pampanga, at maging sa Bataan General Hospital and Medical Center. Paalala pa ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, dapat nasusunod ang prioritization list. Base po yan sa napagkasunduan sa COVAX facility ng World Health Organization o WHO. Samantala, sa third o fourth quarter naman ng taon, inaasahan namang darating sa bansa ang supply ng COVID-19 vaccines ng Moderna. These AstraZeneca vaccines are for healthcare workers. And any breach dun sa protocol na pinapatupad natin ngayon might jeopardize the succeeding batches of vaccines that will come from COVAX. So nakikiusap po tayo na sana po sundin muna natin yung prioritization framework natin. Lahat naman po tayo magkakaroon ng bakuna in the coming months ahead. Bukod sa mga kumpanyang nag-atid na sa bansa, ilan pa ang kinakausap ng pamahalaan para makakuha na ng COVID-19 vaccines. Sa katunayan, pupunta pa ng India si Vaccine Czar Carlito Galvez para rito. May ulat si Mel Lesmoras. Sa report ng Malacanang hinggil sa ongoing rollout ng National Vaccination Program, nakasaad na halos 30,000 healthcare workers na sa buong bansa ang nabakunahan kontra COVID-19. Mahigit 380,000 na rin ang naideploy na bakuna sa iba't ibang lugar at 186 naman ang vaccination sites ngayon. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, tulad ng plano, prioridad na mabigyan ng mga bakuna ang mga lugar na may mataas na kaso ng COVID-19 tulad ng Metro Manila, Cebu at Davao. Pero sa ngayon, healthcare workers lang muna talaga ang maisasalang sa vaccination at hindi pa ang buong populasyon dahil sa limitadong supply. Pero kaakibat niyan, patuloy naman anya ang mga hakbang ng gobyerno ukol dito, lalo na si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Bukas-bukas ay aalis din siya for India para naman ma-negotiate yung 40 million na bibili natin sa Serum Institute of India. No? Kasama na niya pati yung mga ilang miyembro ng expert panel group para makita na nila yung manufacturing facility ng gumagawa ng Novavax, AstraZeneca at yung Bharat, no, dun mismo sa India. Hinggil naman sa mga polisiya ng pamahalaan ukol sa vaccination program, may ilang nagtatanong, ikokonsidera kaya ng Pilipinas na isama ang mga ubis sa priority list? Sa isang pag-aaral kasi, lumalabas na may koneksyon ang antas ng obesity sa isang bansa sa bilang ng mga tinatamaan at nasasawi sa COVID-19. Eh kung tatanungin niyo ako dahil ako'y obese, oo. Pero hindi po ako nagbibigay ng sagot dyan. Pero pinaglaban ko po talaga nung kami nagpulong sa IATF na magkakaroon ng prioridad ang merong mga comorbidities at ngayon po, inadapt po yan. Mela Lesmoras, para sa Bayan. Kung ang Octa Research Group ang tatanungin, hindi pa oras para magpatupad ng mas mahigpit na quarantine classification sa bansa. Pero sa pag-aaral ng grupo, posibleng aabot sa 5,000 to 6,000 kaso ng COVID-19 na may tatala kada araw kung hindi mapipigilan ang pagkalat ng virus. May ulat si Ryan Lesigues. Hindi pa kinakailangan na ibalik sa ECQ o sa modified ECQ ang bansa. Ito'y kahit patumaas ang naitatalang daily cases ng COVID-19 sa mga nakalipas na linggo na umaabot sa mahigit 3,000 kada araw. Sa laging handa briefing, sinabi ni Dr. Butch Ong ng UP Octa Research Team na masyado pang maaga para irekomenda ang mas mahigpit na quarantine restrictions. Pero kailangan aniya na bantayan at pag-aralan ang trend ng COVID-19 dahil sa mga bagong variants. But still, no, yung implementation ng MECQ or ECQ as before, no, pag-aaralan dapat yan, no, based still on the data we have on the local government level, no. So right now there are areas in NCR na mataas, areas na mababa,
And we still have to study also the mobility of the people. No? Paliwanag ni Ong na epektibo pa sa ngayon ang pagkakaroon ng localized lockdown sa mga lugar na nakitaan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Aminado naman ng Okta Research Team na mas mabilis ang pagtaas ng mga kaso ngayon dahil sa dalawang variants ng sakit na meron na dito sa bansa. Kaya naman paalala niya sa mga LGUs na ngayon ang tamang oras para magpatupad ng mahigpit na response laban sa mas nakakahawang variants ng COVID-19. Kapag ito ay let's say na home quarantine na sila or na-restrict ang movement sa mga local governments ito, maaring bumaba talaga ang number of new cases, lalo na pag sa transmission ng intercity or intermunicipality, no? Para naman sa Department of Health, nakita po natin na dati ang NCR nagtatala lang po tayo ng average maybe of 300 to 400 cases a week. Ngayon po, we're averaging about 1,000 cases a week. Whatever increase in the number of cases that we are having right now cannot be attributed solely to the variants. Kabilang sa mga lugar na may mataas ang kaso ng COVID-19 sa NCR ay ang Pasay, Malabon, Navotas at Makati. Pinangangambahan naman ng UP Okta Research na magpapatuloy pang pagtaas ng daily cases ng COVID-19 hanggang sa katapusan ng buwan ng Marso. Posible umano umabot sa 5,000 hanggang 6,000 ang maitatalang kaso ng COVID-19 kada araw kung hindi pagagandahin ang pagpapatupad ng minimum health standard. Siyempre, kung tumataas ang kaso ng COVID-19, posibleng marami rin ang magpapa-ospital. Pero kumusta naman kaya ang sitwasyon ngayon sa ating mga healthcare facilities? Kaya pa bang tumanggap ng mga karagdagang pasyente? May ulat si Mark Petalco tungkol dito. Sa kabila ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, tiniyak ng Department of Health na may sapat pang kapasidad ang mga ospital para sa mga COVID-19 patients. Batay sa COVID-19 tracker ng DOH, 32.2% ang hospital bed occupancy sa buong bansa, 44.6% naman sa Metro Manila. Dahil dito, hindi pa raw nila mairerekomenda ang time out para sa health workers gaya na nangyari noong August 2020 kung saan pumalo sa mahigit 5,000 ang kaso ng COVID-19 sa loob lang ng isang araw. Hindi pa natin nakikita yung ganitong klaseng intervention. No? Katulad ng sabi namin, kami ay nakipag-usap na sa iba't ibang ahensya at saka sa ating mga ospital at sa ating mga local government officials. So kailangan natin lahat balansihin. No? And this kind of time out would not really be recommended at this point. Pero ayon sa DOH, ilang ospital na sa Metro Manila ang nagsabing dumarami na naman ang mga na-admit na COVID-19 patients. Isa na rito ang Philippine General Hospital kung saan nasa 102 out of 140 beds o 72% ang occupancy rate. Sa ngayon, patuloy pa raw na tumatanggap ng mga pasyente ang PGH pero para na lang sa mga may emergency. Humihingi po kami ng tulong sa DOH na kung sakali pong medyo talagang napupuno na po kasi kami, ay hindi po kami natulong na hindi po mga pasyente ay ma-distribute naman po sa mga ibang ospital na tumatanggap din naman po ng mga COVID. Is that true that we are being overrun by COVID patients? Is that we were overrun by, na-overrun po kami ng non-COVID patients itong mga nakaraang buwan, kaya ngayon mag-a-adjust po lang po kami ulit. Maging ang Lung Center of the Philippines na isa rin sa mga COVID referral hospital sa NCR, tumaas sa 78% ang hospital bed occupancy. Bilang tugon, pinaigting ng DOH ang One Hospital Command at Oplan Kalinga upang hindi mapuno ang mga ospital. Pero sa laging handa public briefing, nagbabala ang Okta Research kaugnay sa posibleng epekto ng mga bagong variants ng COVID-19. We are afraid that even though we have increased our hospital capacities in the last few months, no, it might soon be overwhelmed by the number of new cases which are coming in due to these new variants. Kamakailan, isang staff ng PGH ang napaulat na nagpositibo sa South Africa variant. Nagpadala na ng mga karagdagang sample ang PGH sa Philippine Genome Center para sa genome sequencing. Mark Fetalco para sa Bayan. Kumpiyansa ng healthcare workers sa coronavac tumaas dahil sa patuloy na advocacy campaign at orientation sa Palawan. Vaccination rollout sa iba't ibang ospital dito nagsimula na rin. At Eastern Visayas Region nakatanggap ng 6,900 doses ng Sinovac vaccines. Vaccination rollout sa riyon nagsimula na rin. May ulat si Julius Pakot. Sa Palawan, naging masaya ang pagbabakuna sa Culion Sanitarium and General Hospital sa bayan ng Culion, Palawan.
ayon kay Dr. Neil Torre, Medical Division Head at CSGH Spokesperson, nabawasan ang pagdududa ng mga healthcare workers sa CoronaVac kasunod ng kanilang advocacy campaign at orientation. Matapos ang CSGH ay sa Ospital ng Palawan sa Puerto Princesa City at iba pang COVID referral hospitals, gagawin ang pagbabakuna gaya ng Rojas Medicare Hospital at Southern Palawan Provincial Hospital. Sa Eastern Visayas, agad nagsimula ang COVID-19 vaccination sa Eastern Visayas matapos dumating ang 6,900 doses ng Sinovac vaccines. Si Dr. Salvador Evardone, ang Medical Center Chief ng Eastern Visayas Regional Medical Center, ang unang nabakunahan ng Sinovac sa Region 8. Ayon kay Office of the Civil Defense Director ng Eastern Visayas na si Lord Byron Toricarion, matagumpay ang COVID-19 vaccination rollout sa riyon at marami pa ang nagpahiwatig na gustong magpabakuna ng COVID-19 vaccine. Sa Davao Region, nagsimula na ang vaccine rollout sa Davao Regional Medical Center o DRMC sa Tagum City, Davao del Norte. Nasa 1,800 na empleyado ang target nilang mabakunahan sa nasabing paggamutan. Ayon naman kay DRMC Medical Head Dr. Brian Dalid, aasahan naman na magtatagal ang nasabing rollout sa linggong ito. Samantala, sa Davao City, nagsimula na kaninang umaga ang pagbabakuna sa mga health worker mula sa pribadong hospital. Ang nasabing vaccine rollout ay ginanap sa A. Mabini Elementary School, kung saan nasa 4,000 na mga health worker mula sa mga pribadong ospital ng lungsod ang target na mabakunahan ngayong Linggo. Julius Pakot, para sa Bayan. Muli na namang pumalo sa mahigit 3,000 ang bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Kaya naman papalo na sa 597,763 ang kabuang bilang ng naitalang kaso sa bansa. 39,330 dito ang active, habang 545,912 ang gumaling matapos makapagtala ng 61 bagong recoveries. 5 ang namatay, kaya umakyat na sa 12,521 ang COVID-19 related deaths. Ayon sa Health Department, halos 95.3% sa mga kaso ay mild at asymptomatic, 2% ang critical, gayon din ang severe. Ito po ang magiging mensahe ko sa ating mga kababayan. Nandito na po ang bakuna. Huwag na po tayo na maghintay kung ano po yung bakuna na ano po. Basta po yung sinasabi nga ni Dr. Edsel na yung pinaka-best na bakuna ay yung bakunang nasa balikat na natin. Ito po si Secretary Galvez, inaanya niya ako po. Kayo po ay magtaas ng manggas, magpapakuna. Iyak ng pamahalaan na mabibigyan din ang bakuna kontra COVID-19 ang mga maliliit na negosyante. Sa ganitong paraan, layunin din ang pamahalaan na matulungan sila na makabangon muli sa kanilang kabuhayan. May ulat si John Arua na PTV Cebu. Tanging pagtitinda ng isda sa palengke ang ikinabubuhay ni Nanay Marilo. Nahihirapan man dahil sa krisis dulot ng pandemya, tuloy pa rin ang kanyang pagsisika para maitawid ang kanyang pamilya. Naipiktuhan, Mr. Roy. Bakit kaya mo pa ginabuhi sa karbon? Umaasa ang mga kagaya ni Nanay Marilo na ang pagdating ng bakuna sa COVID-19 sa bansa muling magbibigay ng sigla sa kabuhayan ng maraming Pilipino. Marami na rin negosyo actually na nagsarado, pero most of them are temporary. No? Ang hope kasi nila na makabalik sila as soon as bumalik yung confidence na ng tao. That's why important yung vaccination program natin. Tiniyak ni Chairman ng Senate Committee on Health na si Senator Bongo na mahalagang mabigyan ng bakuna sa COVID-19 ang maliliit na negosyante upang muling makabangon. Ayaw mo kagool, nanay vaccine, hinahinay lang, giuna lang nato ang mga frontliners. Sunod ang mga pobre na pod, mga market vendors, amping mo permi. Naalang mi dire ni Presidente Duterte para sa inyong tanan. Salamat kayo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.